Sino itong prinsesa na may mahiwagang rosas na buhok? Paano niya nagawang hangaan siya ng lahat? Alamin natin ito sa WAW Fairy Tales. Sa isang kaharian kung saan nakatira ang mga Maharlika sa isang palasyong napapaligiran ng mga rosas, sa araw na yun, ang lahat ng mga rosas ay namumulaklak na tinanggap ang magandang bagong silang na prinsesa. Pinangalanan nila siya na Rose, ang prinsesa ng mga rosas. Inanyayahan ng isang diwata na tumangkilik at basbasa ng prinsesa. Binibigyan mo si Rose ang isang kamanghamanghang pulang buhok at isang mahiwagang boses sa pag-awit na kailangan ng lahat ng mamamayan ng kaharian. Sa pagdaan ng mga taon, lumaki at lalong gumanda si Rose. Totoo ang sinabi ng diwata, maganda ang boses ni Rose. Kapag kumakanta siya, kumikinang ang kanyang pulang buhok. Mayroong isang mahiwagang gintong ibon na madalas niyang kasama. Tuwing gabi, lumalabas si Rose sa balkonahe upang maghintay. At ang gintong ibon ay darating at uupo sa kanyang balikat. Sabay silang kumakanta. Ang tinig ni Rose ay kumalat sa buong kaharian sa gabi, na tumulong sa kanyang mga mamamayan na magkaroon ng magandang panaginip hanggang kinaumagahan. Nangyayari ito tuwing gabi at natuwa ang mga tao sa kaharian dahil ang kalidad ng pagtulog ay garantisado. Ang espiritu at pisikal na lakas ng mga tao ay mas mahusay at ang galing sa trabaho ay nadagdagan. Kaya nga hanga ang pagganda ni Princesa Rose. Tama. Salamat sa kanya, napakasagana natin. Hanggang isang araw, isang itim namang kukulam ang sumunod kay Rose at nalaman ang kanyang sekreto. Ang sikreto ng boses ng prinsesa ay ang buhok niya? Nakakadiri! Nakuha ako ang aking madilim na kapangyarihan mula sa bangungot ng mga tao. Kung lagi silang nakatulog ng maayos, wala na akong lakas! Wawasakin ko silang lahat! Abracadabra! Isinusumpa ko ang pulang buhok ni Rose ay kukupas na! Huh? Anong nangyari? Bakit biglang naging itim ang buhok ko? Tapos na! Tingnan natin kung paano makakatulong ang iyong boses sa iyong mga mamamayan. Nang gabing iyon, nagulat si Rose nang tignan niya ang kanyang buhok. Ngunit masaya pa rin niyang tinanggap ang gintong ibon. Rose, bakit naging itim ang buhok mo? Huwag kang mag-alala. Siguro dahil na rin sa pagod. Kaya ganito ang buhok ko. Bukas, babalik na sa dati ang buhok ko. Halika, gintong ibon. Sabay tayong kumanta. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nang kumalat ang boses ni Rose sa buong kaharian na naghihinip ang mga tao ng malagim na bangungot ng gabing iyon. Kagabi, hindi ako makatulog dahil sa mga bangungot. Sobrang nakakatakot. Ako din, tila ang bangungot ay nakaka-apekto sa ating lahat. Nagulat sila nang makitang dumaan si Prinsesa Rose na may itim na buhok. Nasaan ang pulang buhok ng prinsesa? Bakit itim na ito? May ginawa ba siyang masama para magalit ang mga Diyos at bawiin ang kanyang mahiwagang buhok? Samantala, ang gintong ibon, katabi ito ng diwata ni Rose. Huh? Nagulat ang ibon sa pagbabago ng kulay ng buhok ng prinsesa. Nagmamadaling hinanap ng ibon ang diwata. Matapos malaman ang ginawa ng mangkukulam kay Rose, pinayuhan ng diwata ang gintong ibon. Pagbalik sa palasyo, labis na nalungkot si Rose. Ngunit naghihintay pa rin siya ng paglitaw ng gintong ibon. Gintong ibon, hindi na mahiwaga ang buhok ko. Marunong ka bang magpatulog ng mahimbing at magbigay ng magagandang panaginip tulad ng dati? Prinsesa, ibabad mong itim na buhok mo sa rosas na tubig. Talaga? Malulutas ba nito ang aking problema? Sige, salamat gintong ibon. Susubukan ko. Sinunod ni Rose ang payo ng gintong ibon. Naghanda siya ng rosas na tubig, saka ibinabad ang itim niyang buhok dito. Himala, unti-unting bumalik ang kanyang buhok sa matingkad na pulang kulay. Magaling! Aking gintong ibon! Totoong bumalik ang mahiwagang buhok ko sa dati. Nang gabing iyon, nang ang prinsesa at ang gintong ibon ay umawit ng magandang kanta tulad ng dati, ang buong kaharian ay muling nagkaroon ng magandang panaginip hanggang sa umaga. Ang mahig ay bumalik! Prinsesa! Prinsesa! Gayunpaman, ang mangkukulam ay hindi madaling malinlang. Dahil alam niyang naalis ang sumpa niya, galit na galit siya at determinadong isumpa muli si Rose. Ngayon, hindi lang magiging itim ang buhok mo.
pati lahat ng rosas sa kahariyang ito ay mawawala din. Totoo nga, lahat ng mga hardin ng rosas ay biglang nawala. Nagmamadaling hiniling ni Rose ang mga katulong na pumunta sa hardin upang kumuha ng kanyang mga rosas at iligtas ang kanyang buhok. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang lahat ng mga rosas ay misteryosong nawala. Ano? Walang natira kahit isang rosas? Imposible! Kung gayon, maghanap kayo sa buong kaharian. Siguradong may natitira pang rosas. Ngunit ang mga tao sa buong kaharian ay walang nakita ni isang rosas na natira. Anong dapat kong gawin ngayon? Ang gintong ibon ay wala kahit saan ngayong gabi. Sa itim na buhok na ito, paano ako makakakanta para sa buong kaharian? Matagal na naghintay, ngunit hindi lumitaw ang gintong ibon. Humiga si Rose upang magpahinga. Pagkatapos, mabilis siyang nakatulog. Natagpuan ni Rose ang kanyang sarili na nahulog sa isang nakakatakot na bangungot. Sa kanyang panaginip, lumitaw sa kanyang harapan ang itim na mangkukulam na may masamang tawa. Ikaw? Sino ka? Ako ay isang itim na mangkukulam. Pinalakas nang makuha ang madilim na enerhiya sa mga bangungot. Ikaw ang banta sa aking kapangyarihan. Kaya't ang iyong kaluluwa ay dapat mabihag sa bangungot na ito. Kapag nawala ang iyong kaluluwa, ang buong kaharian ay lalamunin ng mga bangungot. Ang aking kapangyarihan ay mawawala ng limitasyon. At masasakop at kokontrolin ko ang buong lupain. Halika! Sumunod ka! Hindi mo ako kayang pigilan! Hindi! Huwag mong gawin yan! May tao ba dyan? Pakiusap! Tulungan mo ako! Sa oras na iyon, sa totoong mundo, lumitaw ang mahiwagang gintong ibon at lumipad sa silid ng prinsesa. Dalang ilang matingkad na pulang hibla ng mga buhok. Sa tagal pala ng kanilang pagsasama, napansin ng gintong ibon na nahuhulog ang buhok ni Prinsesa Rose. Maingat nitong pinulot ang bawat hibla at ibinalik. Ang mga buhok na nalagas ay hindi pa napailalim sa sumpa ng mangkukulam. Kaya naman hindi nawala ng kulay. Nang makita si Prinsesa Rose na binabangungot, ang luha ay umagos sa kanyang mga mata. Ang gintong ibon ay naglagay ng ilang hibla ng pulang buhok ni Rose sa kanyang mga luha. Isang hiwaga! Kumislap ang mga pulang buhok at naging magagandang rosas. Sa panaginip ni Rose, naisip na madaling mahuli siya ng mangkukulang, biglang kumislap ang liwanag at ang paligid ay naging isang hardin na puno ng makikinang na rosas. Isang kakaibang batang lalaki ang lumitaw sa tabi ni Rose at sumama sa kanya sa pakikipaglaban sa mangkukulam. Ikaw pala, Prinsipe Calvin ng Karatig Bansa. Tinamaan ka na ng sumpa ko at buhay ka pa? Bakit ka nandito? Katulad mo, ako rin ay biktima ng bruhang to. Ngayon, kailangan ko ang tulong mo. Maaari tayong magsanib puwersa para talunin siya. Pero Calvin, hindi ako marunong lumaban. Rose, ito ang mundo sa isip mo. Meron kang ganap na kontrol dito. Maniwala ka sa akin. Sa kaunting tapang, matutulungan mo akong kontrolin ang mangkukulam. Gusto mo akong talunin para alisin ang sumpa? Hindi yun madali. Hanggat makakaalis ako dito, anong magagawa niyo sa akin? Hindi! Hindi ka makakaalis ng ganun kadali. Inuutos ko na ikandado ang panaginip ko. Hindi! Hindi pwede yun! Hindi ako makakalabas! Magaling, Rose! Nagawa mo! Dahil sa lakas ng loob, itinaas ni Rose ang kanyang magandang boses para umatake na bumighani sa kaluluwa ng mangkukulam. Ang sakit ng ulo ko! Huwag kang kumanta! Huwag kang kumanta! Kinuha ang pagkakataon, sumugod si Prinsipe Calvin nang mapanglim ng natira. Natalo niya ang kaluluwa ng bruha, dahilan upang tuluyan nitong mawala. Masaya silang tumakbo palapit sa isa't isa nang magising si Rose mula sa kanyang panaginip. Nagulat siya nang makita niya si Prinsipe Calvin na nakaupo sa tabi niya. Malambing na nakatingin sa kanya. Dahil sa sumpa ng bruha, naging gintong ibon ako. Kailangan kong hanapin at talunin siya para maging tao muli. Matapos noon, nakilala kita at naging malapit tayo. Buti na lang, salamat sa diwata. Napagtanto ko na may balak pala ang bruha sa'yo.
Matapos ay pumunta ako dito para iligtas ka. Natalo lang natin ang kanyang kaluluwa sa iyong mga panaginip, kaya naging tao ulit ako. Bumalik na ang mga rosas. Masayang ibinabad ni Rose ang kanyang buhok sa tubig na rosas. Muli, naging pula ang kanyang buhok gaya ng dati. Kumanta ulit si Rose. Tinulungan ng mga tao sa kaharian na makatulog ng mahimbing at managhinip ng magandang panaginip. Matapos ang paggugol ng oras na magkasama sa pagharap sa mga hamon, nagmahalan si Rose at Calvin. Idinaos ang kanilang masayang kasal na ikinatuwa ng lahat.